So, ayun o, what's up mga ka-Jose's? Ayan, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nag-comment sa aking mga previous vlog. Yung previous vlog ko nga pala is all about the fuel consumption of Hyundai Stargazer. Most specifically is yung GL variant nila. Okay? Now, for this video, I'd like to talk about what I like about the Hyundai Stargazer GL variant and what I don't like about the Stargazer. So, hindi ko na nga papatagalin yung video na to kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel and gusto mo lang mga tips, advice, mangyari lamang na mag-subscribe sa aking channel. Baka makatulong ako kahit papano. Makatulong akong mag-decide na kumuha ng Hyundai Stargazer. Or kung hesitant ka pa, eh, pwede mong balikan yung mga previous videos ko regarding featuring Hyundai Stargazer. Kasi Kaose Moto Vlog is more on motorcycle review, travel vlog, moto camping. For now, pinifeature ko lang yung walang iba kundi itong si Hyundai Stargazer, si Starla. Yan, si Starla. Okay, so recap tayo. Ang nagawa nating video is yung first is bakit GL variant, bakit naging okay ako sa GL variant. Pangalawa is yung dashcam na kinabit natin. Ito actually siya. Yan, yan. So yan, gumagana siya. Yan. And then, yung pangatlong video natin about sa Hyundai Stargazer is yung kanyang fuel consumption. Nagpunta tayo sa La Union, nagpunta tayo sa Ilocos, and nasubukan natin yung fuel consumption niya sa highway, sa city driving, and also yung mix, city driving and highway. So, ngayon naman, ang ating pag-uusapan is about what I like and what I don't like about the Hyundai Stargazer, most especially the GL variant. No? Number one na nagustuhan ko sa Hyundai Stargazer is, number one talaga is yung space. Sobrang spacious niya, wala akong masabi. Kasi one time nung kinasal ako is ginamit namin to. So may mga relatives kaming hinatid. And surprisingly, kasya ang sham. Talagang pinagkasya talaga namin. Kung pagkakasyahin, kasya talaga yung sham. Like tatlo dun sa likod, kasya. Lahat ng payat sa likod. Sa gitna, kasya apat. Basta medium sizes lang ha. And then dito nga yung passenger and also yung driver, so 9 na agad yun. I don't know if napanood niyo yung mga ibang video ko bago namin napagdesisyonan na mag Hyundai Stargazer. Nagtry akong mag-drive ng ibang brand and for me ito talaga yung nag-stand out pagdating sa space sa loob. So hindi kami nagkamali. So for me, number 1 to sa MPV category in terms of space. Sobrang luwag. Pangalawa kong nagustuhan, yung fuel consumption niya. So, being an MPV, having that 20 km per liter sa highway, 9.5 liter per kilometer sa city driving, tapos, I believe, 18 yata yung mix niya. So, yon para sa akin, I'm more than satisfied sa fuel consumption niya. Kagaya nga ng sinabi ko, meron akong isa pang sasakyan, which is yung Mirage G4. Hindi sila nagkakalayo. Considering malaki tong sasakyan na to, and maluwag yung loob. Okay, so dun sa pangatlo is yung itsura niya, yung looks niya. So, kapag first time or hindi ka pa familiar sa Hyundai Stargazer, kapag nakasalubong mo siya sa daan, talagang para sa akin ang lakas-lakas ng appeal niya, napaka-futuristic, talagang head-turner, kumbaga. So, yun, para sa akin, malakas yung appeal niya, especially kapag yung harapan niya, nakita mo, nakasalubong mo. Kasi ang daming times na pag magpa-park ako, may mga humihinto tapos tinitignan yung Hyundai Stargazer, yung sasakyan. Tapos kapag nakakakwentuhan ko, tatanong sila, ganda ng forma, no? Ganun-ganun. May time pa nga na kapag sa stoplight, talagang yung kasabay mo is ano eh, nag-aano siya eh.
talagang yung tinitingnan niya talaga yung loob, yung itsura nung ano. Tapos kahit na naunahan ka na niya, na, makikita mo na tumitingin siya sa side mirror. So yun, para sa akin yung looks niya, ayun yung pangatlong nagustuhan ko. Pang-apat, ang nagustuhan ko naman dito is yung handling niya. Kapag nagda-drive ako, sobrang gaang nung manibela. Tapos, ano pa ba? Ayun, sobrang gaang nung manibela niya. Kayang-kaya niya mag-maneuver ng hindi ka nahihirapan. Turning radius, okay na okay. Pasok na pasok sa standard ko. Susunod naman na nagustuhan ko dito sa Hyundai Stargazer is yung makina niya, no? So, ako ah, hindi ako nakakaramdam na yung nahihirapan yung makina, even puno, or even yung nag-sham kami nakaupo, or sham kaming sakay nito. Never kong naramdaman talaga na, ano, never kong naramdaman na nahihirapan yung makina. Kumbaga, kayang-kaya niya kahit sa akyatan. Okay, so mga ka-Jose, pag-uusapan naman natin is ano yung mga bagay na hindi ko nagustuhan dito sa Hyundai Stargazer GL variant. So maybe applicable din sa mid and sa premium na variant yung iba, pero yung ibang hindi ko gusto dito is dito lang specifically sa GL. So first, yung compartment niya. Yung compartment niya kasi sobrang liit lang talaga. So ang kaya ko lang ilagay or ang nailalagay ko lang dyan is yung mga talagang maliliit na papel, minsan mga pagkain lang yan. Yan lang yung talagang mailalagay ko sa kanya, no. Also, ang ayoko dito as well is yung itong gilid niya na parang may triangle, yung tawag nila A-pillar. Yan, kasi talagang para sa akin, every time ang dami ng instances na minsan liliko ako or minsan nasa diretso lang na meron palang nakamotor dito. So para sa akin talagang blind spot talaga siya, hindi mo makikita kasi masyadong makapal yung A-pillar niya dito. So yun yung pangalawang hindi ko nagustuhan. Pangatlo naman, and I think applicable yung una at yung pangalawa even sa mid variant and premium variant, no? So yung pangatlo naman na hindi ko nagustuhan dito is yung upuan. Dito sa GL variant lang to, wala siyang seat adjustment. Now in order for you to parang para tumaas yung upuan mo, bibili ka ng mga pansapin. So yun, so, pangatlo sa hindi ko nagustuhan. Pang and dahil nga doon papasok yung pang-apat na hindi ko nagustuhan, yung number 4. Which is yung, syempre nga, wala siyang seat height adjustment. Apektado yung dito ko pag nagda-drive ako. So, ang ginagawa ko is, dahil nga hindi ako aangat, wala akong seat adjustment, ibababa ko na lang ang manubela para mas maging komportable. So, ang disadvantage naman doon is mahaharangan na nung manibela yung panel, yung instrument cluster. So yun lang, yun yung mga bagay na hindi ko nagustuhan. So apat na yon. So pang lima sa hindi ko nagustuhan sa Hyundai Stargazer is ang hirap hanapan ng pagdidikitan ng ano, hirap hanapan ng pagdidikitan ng cellphone. Yung pwede mong idikit ang suction cup. Yung mga cellphone holder kasi, 'di ba, may suction 'yan kung saan mo siya ididikit. So, apakahirap dito sa dash, wala kang makikitang pwedeng pagdikitan. So, 'yun sa akin, i-share ko na lang sa inyo kung paano ko dinikit yung cellphone holder ko. And then lastly, pang-anim, ang huling hindi ko naman nagustuhan dito is yung alam niyo yung gitnang upuan. Yung makakaupo sa gitna is walang headrest. So sana man lang nilagyan ng headrest yung gitna, pero bata lang naman ang uupo doon. So hindi naman na adult. So definitely it's not gonna be a problem. Kung tatlo ang uupo sa gitna, so yung maliit ang ilagay sa gitna, make sure lang na naka-seat belt, lalo na kapag long ride, and then all goods to go. So for me,
yun ang mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan dito sa Hyundai Stargazer GL variant. Pero masasabi ko na masaya ako kasi mas dihamak na mas marami pa rin yung pros kaysa sa cons. Mas marami pa rin yung nagustuhan ko kaysa sa hindi ko nagustuhan. And mostly sa mga hindi ko nagustuhan, magagawa naman ng paraan. So syempre kapag mas marami yung gusto mo kaysa sa ayaw mo, mas masaya ka sa sasakyan mo. 'Di ba? Kung nagma-monthly ka man, syempre mas hindi ka tatama rin maghulog kasi ang dami nung mas madami yung benefit at mas marami yung gusto mo at iilan lang yung ayaw mo. So yun lang for today's episode. Maraming salamat nga pala sa lahat na nanood ng aking Hyundai Stargazer. Kung hindi mo pa napapanood yung mga previous videos ko featuring Hyundai Stargazer GL variant, you can go to my channel and then hanapin mo. Magkakasunod yan mula nung nakuha ko siya, yung fuel consumption niya and all that. So please don't forget to subscribe, like, and kung gusto mong i-share as well. So yun, again mga ka-Jose, maraming salamat. Hanggang sa susunod natin, please i-turn on yung notification kasi once na ano man yun ma-encounter ko na unang problema dito sa Hyundai Stargazer, and definitely mag-upload tayo ng video para maging aware din yung mga ibang user or future buyers. So again, this is your ka-Jose. Adios!